Good morning! Good morning, guys! Kumuha kami ng module and bumili ng saging ulit, tsaka ano pa to? Talong, ulam namin ngayong tanghali. Tapos kasama ko si Karen, buti na lang isinama ko yung timon dala niyan. Pakita mo, be? Isang bayong! Grabe ang dala niya, no? Napakadami! Ano yun? Anim na estudyante namin. Ngayon, kinuhanaan na namin ng module. And yung baha kahapon, medyo okay na. Bumaba na siya nung bandang alas 5, alas 6, bumaba na yung tubig. So, ayun, mga bata. Kaya kinuhanaan namin ng module kasi para mag-aral. Kasi sigurado pupunta na namin sa ilog. Ang ganda ng ilog, mamaya papakita ko sa inyo. Ang daming sasakyan. Buti na lang talaga isinama ko si Karen kasi sobrang dami palang dadalhin na. May mga libro pa ngayon na isinama pang grade 6. Kung wala si Karen nga tayo. Sasakit na naman tiyanko nito kasi ang dami kong dala. Uuwi na tayo mamaya na ulit. Ang init. It's module time. Hagardos na naman tayo. Ayun sila doon nag-aaral. Mga bisa kanilang module dahil gusto nilang maligo sa ilog. Kaya mga nagmamadali ang mga yan na magsagot kasi gusto na nilang maligo. Ma, ilan na nilang ko? Oo. Halo-halo kayo dyan. Tapos, kanina, naikabit na yung ating hamba. May pumunta dito na manggagawa kasi hindi ko guys na i-vlog kasi sobrang ano, sama na yung tiyan ko. Nakahiga lang ako kanina. So, ito na yung ating hamba. Ikinabit na yung dito. Tapos, si Papa na lang naglagay nito. Tatapusin niya ngayon. Yung patigas dito na halo. Tapos, ito din. Yung sa kwarto. Ayan, kalahati pa lang yung nailalagay niya. Ano lang naman, anong tawag dun? Sinuka, tapos may hulog and level hose para mapantay siya. Tapos, ayun, nilagyan lang ng harang dito para hindi tumiklop yung gitna niya. Tapos, yung main door natin, ito, medyo okay na rin siya. Ayan. Nalagyan na lang ng halo. Pag matigas na yan, nalagyan na natin yung ating mga pintuan. Tapos, magpapagawa pa pala ako ng mga pinto na katulad nung sa kwarto natin, yung dalawang kwarto. Diba may pintuan yun na plus door ang tawag. Papagawa ako ng dalawa para dito sa ating isa pang kwarto. Tapos, doon, maglalagay tayo ng isa pa. Ayan, plus door din dito sa may kusina ang ilalagay natin para mura-mura yung dalawa. Bali, yung mahal lang ating pintuan ay yung ating main door. Yung tiles, hindi ko pa pala na ipakita doon sa last video natin. Nasa, ewan ko nga, 10 pieces. 10 pieces siya na 400 mm. De 40 by 40, ano? Ayan, oh, yung size niya. 10 pieces ng isang box. So, ito ay 6 na box. Kaya, ano, 60 piraso siya na tiles. Ang style niya ay, saglit, kunin natin. So, ito yung anyang style sa ibabaw. Rough yan, guys, yung parang sa CR ko. Rough siya, yung parang pang, ano, balcony, ganun. So, sabi ni Papa, baka sa CR na ilagay. Dun sa CR namin sa kwarto. Tapos, yung iba, yung sobra sa kusina. Yun, paglalagay na natin. Kasi rough, eh. Parang bagay siya sa CR talaga. Ayun, pang CR na lang muna natin yan. Ang dami, oh. Thank you po doon sa nag-sponsor. So, may libre na tayong tiles para sa banyo natin. Pag nakabili na ako ng bowl, ipapagawa ko na rin yun, yung CR natin. So, kahit mataas yung tiles, no? Yung mga, ano, lagpas tao yung tiles sa CR. Kasi marami naman to. Tapos sa kusina, sa sahig ng kusina. Ayan, pwede siya dun. Lalagyan na ulit ipapa ng halo. Bumili kami ng isa pa semento kasi kulang yung ating semento. Kahapon naubos nila, ay kahapon na naman ako. Naubos nila yung dito sa dalawang hamba, yung mga tigkakalahati na isang semento. Tapos kaninang umaga nagpabili ulit kami ng isa kaya ayun, tatapusin niya na ngayon yung kanyang palaman ng mga hamba. And ngayon, dahil tapos na sila mag module, nagmadali nga yung mga batutang matapos nila yung kanilang mga module dahil gusto nilang maligo. Tingnan natin yung sapa. Kung maganda nga ba paliguan. Malinaw kasi siya at bagong baha nga, 'di ba? Nalinisan na naman yung sapa natin ng ilang araw din niya na pwedeng paliguan. And then after that,
mga ilang araw, wala na, hindi na naman pwede dahil magdudumi na naman yan dahil pinapaliguan nila yung mga ano kalabaw dyan sa ilog, kaya hindi na siya pwede, mga isang linggo tapos na, wala na, hindi na siya pwedeng paliguan. Kahapon na naman ako nagmerienda kami kanina ng hey Lucky, ang ingay mo. Merienda kami kanina ng saging tapos kamote, pinagsama ko kasi tigkaunti lang pala yung bitin nga eh. Tapos pinamerienda ko rin yung gumawa nung hamba. Pindito ko yung saging na may asukal tapos yung kamote nilagyan ko din ng asukal. Punta tayo dito sa may sapa ngayon. Hindi pala siya malinaw, medyo madumi pang tingnan. Pero may mga naliligo na oh. Tapos dun sa isa kabila, tingnan natin. Parang ang duming tingnan, ano? Oo, nalalabo lang nila. Kasi naliligo sila. Kahapon malalim yan. Kaso malabong-malabo pa kasi bagong baha pa. So dito sa kabila, tingnan natin kung... Eh dito mababaw talaga. Yung tubig dito. Sa kabila. Kaso, madumi nga siyang tingnan. Ayan o. Ito yung sobrang lalim. Kaha, nung isang araw ng baha, yung pinakita ko sa inyo nung tayo ay lumabas. Ayan. Okay pala dito eh. Mababaw lang. Pwedeng paglabahan. Ayan o. Malaki na yung ilog. Ang liit lang nito guys. Ngayon o, malaki na. Nabubuka ng maigi. Wala kasi mga puno sa mga gilid. Sarap naman. Aliwala, sarap ng hangin. Kakatapos lang nila mag module, kaya ayan 3 o'clock na ngayon ng hapon. Tapos na sila, ka ng mga naglalaro na yung mga yan. Tapos merienda. Nagmerienda na sila kanina, oatmeal with ano, nilalagyan nila yan ng mainit na tubig tapos Milo. Yan, nagugustuhan nila yung ganun. Yung ano dito, yung padala galing US na peanut butter. Para sa akin, okay lang siya. Kasi hindi siya masyadong matamis. So, nasasarapan ako sa kanya. Pero yung mga bata, alam nyo naman yung mga yan. Gusto nila matamis. So, marami pa siya. Masarap to sa mga biskuit. Yung katulad ng ribisco. Diba bumili ako ribisco nung nakaraan? Isang balot yung pinapalaman ko to doon. Masarap. And, ito. Sobrang sarap din. Yung mga biskuit na nasa box. Dito sa box na malaki. Diba punong-puno ng biskuit yan? Ngayon, bigas na ang laman niya. Kasi ubos na yung biskuit. Grabe, alam niyo nung bumagyo. Kumain na kumain yung mga yan. Tapos kahapon. Bale, 2 araw lang yung laman niya ng mga biskuit. Sa dami naman namin dito. Tapos yung iba, binigay ko rin kila ate nene. Umingi rin sila, kumain kami dito nung bagyo nga. Hindi ko na lang na-vlog. Tapos, kanina, nag-harvest ako ng okra. Look, ang dami. Lagpas anong 10. Kinakain mo sa ribang. Kinakain ni Rara sa ribang okra, oh. Nasasaw niya sa asin. Amazing. Kumakain niya ng kalamansi na hilaw. Yung kalamansi, isasusaw niya sa asin. Tapos ngayon naman okra na hilaw. Grabe, galing ah. Ang dami kasi ano, hindi ako nag-harvest kahapon. Tsaka nung isang araw, so 2 days yan. Kaya lagpas, halos magbe 20 peraso yung na-harvest ko ngayon na okra. Yung mga tanim natin, okay naman siya. Pero yung mga pechay natin, parang nabutas-butas yung mga dahon dahil doon sa lakas ng ulan na walang tigil. So yung mga dahon niya parang na matay. Pero okay lang, may mga bago din namang lumalabas and matataba sila, so nakakatuwa. Yung mga okra natin, okay din. Yung mga kamatis na nilipat ko, may mga kaunting piraso ng talong. Siguro 6 yun na puno ng talong. So meron din ako doon tanim. And ngayon, mag-iinit ako ng tubig kasi gusto ko mag-milo at saka kumain ng ribisco. Ay, ribisco biscuit. Tapos may ribisco ako doon sa loob. Yun yung merienda natin ngayon. And nilipat ko na pala yung halaman ko. Yun lang doon. Na halaman sa may gilid. Nilipat ko siya dito sa counter. Ayan. Ang dami na niyang dahon. Ito, may mga bagong-bagong dahon dyan na lumalabas. Init muna ako ng tubig. Tapos, katas ng merienda, mag-iisip na naman tayo kung anong ulam natin mamayang gabi. Ano na naman kayong ulam? Ay, meron kami ulam! Bangus, ano? Bumili nga pala kami ng bangus kanina. 160 or 80? 180 yata. Isang buong bangus. Malaki siya. Mga lagpas 1 kilo. 1.5 kilo yung binili namin na bagos kanina. So, yun yung ulam natin mamaya ang gabi. Hay, salamat. Meron na pala. Hindi na ako mapapagod. Magsasaing na lang tayo mamaya. Mag-init muna. Buksan ko pa. Hindi ko pala nabukahan. Nalagyan ko na ng tubig. Hindi ko naman nabuksan. Hay, nako. Update tayo kay baby. Si baby ay... So, big na talaga niya. Siya ay ano na ngayon?
ano nga, ilang buwan na nga ba siya? Magpa-5 months ngayong October. So, ilang buwan na lang, 4 na buwan na lang, manganganak na ako. Ngayong October 5, ano na, 24 weeks, tama ba? 24 weeks. Or 25 weeks. Hindi ko na nakikita yung update ko dun sa application. Eh, malikot na siya, kaso sumasakit guys yung dito ko, yung dito sa may ilalim niya. Eh, wala kaming check-up ngayon dito at ano, anong tawag dun? Naka-quarantine yung midwife ba or nurse? Para naka-quarantine sila kasi yung RHU namin dito, yung rural health namin dito sa Libmanan, may nag-positive na isa sa COVID. So, lahat ng pumupunta doon, pina-quarantine nila. So, wala kaming check-up. Dapat mayroon check-up ngayong week. First week. Second week ng October, dapat may check-up. Pero, cancel. Kanina nga, tinanong ko doon. Kasi nga, pupunta sana ako. Pero wala. Cancel. So, wala tayong check-up. Gusto ko pa namang itanong kung bakit ganun na sumasakit siya. Sobrang sumasakit siya. Kailangan ko talagang humiga. Hindi ako pwede na pababayaan ko lang na ano, hindi siya mawawala. Talagang sumasakit. So, pag humiga ako, papahinga ako, makakatulog akong kaunti. Pagising ko, okay na yun. Tapos, maya-maya na naman, sakit na naman siya. Parang feeling ko, nandun na siya sumisiksik sa may pinakababa. Parang ang sobrang baba niya na. Siguro sobrang natatagtag ako. Sobrang galaw ng galaw kasi ako. Kaya siguro ganun, sumasakit. Pero hindi ko rin alam. So, kailangan talaga natin siyang ipacheck. Hindi ko alam kung kailan. Pero, and ultrasound din. Kaya gusto ko sanang pumunta sa loob para bigyan nila ako ng ano, yung parang, ang tawag dun? Para ano, para sa check-up. I-refer, ayan, referral. Hingi akong referral sa kanila para sa check-up ko sana. Kaso nga, wala nga. So, paano ba yan? Di naman pwede yatang walk-in na magpa-ultrasound, ano? Natapos na to ni Papa. Ito na yung ating isang semento. Tapos niya na dito. Lahat paikot. So, ang hindi niya palang nagagawa ay ito, yung sa kusina and yung sa kwarto. Hindi niya na ito muna magagawa ngayon dahil nandito siya sa kabilang bahay, nag-extra siya. May work dito, nagpo-flooring, so tumulong siya dahil kulang ang labor. Ayan, ayun, nasa kabila siyang bahay. Ayan, ayan, ayan. Ayun, nakatayo o. Naghahalo sila. Nagpo-flooring dito sa labas. Ayan. Nagpo-flooring ng ano tawag dyan? Yung, kasi ang putik lagi dyan. So, ang ginawa, pin-flooring na lang yung buong labas. Ayan si Papa. Naka-blue. Ito yung ginagawa kanina nila, Papa. Alam niyo kung bakit pin-flooring? Kasi may ikakasal dito sa katapusan. Yung pinsan ko, second wedding niya na. Namatay kasi yung asawa niya na una. Tapos, after mga ilang taon, mag-aasawa ulit siya ngayon, ikakasal sila. And dito yung reception sa likod. Ayan. Ayan, oh. Dito lang yung sa likod namin. Ito yung bahay ko. Diba? Tapos, kinuha nilang abay si Julia. Ano pa siya? Flower girl. Siya yung flower girl, guys. Kaya maghahanap ako ngayon ng sandal niya. Ako din, susuotin ko. Wala pa kami susuotin. Si Jillian, meron na siyang damit doon sa kabila. Yung nanay kasi nung ikakasal, mananahi yun. So, meron na siya doon. Nagpaparent sila ng mga damit ng abay, damit ng ikakasal. So, doon na kami kukuha ng damit ni Jillian. Pero sandal, wala pa siya. Tsaka yung mga accessories, wala pa. Ay, may pagkakagastusan na naman tayo. Exciting, kasi hindi pa siya nakakapag-abay. First time niya mag-abay ngayon. So, pasasalihin natin. Ano, Jillian? Nakita mo na? Yay! Ganda naman ng damit niyan. Ako kasi nung bata pa ako, ganyan din ako kay Jillian. Nag-aabay din ako sa mga kasal. Flower girl, ganyan. So ngayon si Jillian kinuha din. Flower girl din siya. Oo. Yung damit na yun na pang buntis, hiniram ko kay... Ah, hiningi ko na kay Ate Nene kasi kailangan ko ng... Oo. Kailangan ko ng mga damit na ganyan malalaki at hindi na kasya yung mga damit ko. Skip na. Kasi malaki na si baby.